What a nice day! Welcome back to my channel. Hello mga sis, hello mga bros. For today's video, meron akong ipapakilala sa inyong lahat. Siya ang pinagkakaabalahan ko ngayon, quarantine. Actually, bukod sa kanya, meron pang iba. Pero sa ngayon, these past few days, siya ang pinagkakaabalahan ko. At makikilala niyo na rin siya ngayon. Pakilala ko na ba siya agad? Sige na nga. Ipapakilala rin naman. So, ayun na nga. Re-ready ko lang siya. Tapos, may kita niyo na siya. In 3, 2, 1, hey! Naistorbo ang tulog ng baby. So, ayun. Ito siya, ang new member ng family. Si Baby Choco. Baby Chiki Chiki Choco Choco Chocolat. Siya ang pinagkakaabalahan ko ngayong quarantine. Asus. Inaantok kasi siya. Storbo ba? Yeah. Napaka-sweet niya. Napaka-lambing niya. At napaka-kuwet. Ang cute niya. So, ayun nga, ngayong ECQ, nagkaroon ako ng baby. Si Baby Shoki. Si Baby Choco. Hi, guys! Hi! Hi po. Hi! Amoy mo sila, amoy mo sila! Mm. Inaantok siya. So, ayan. Lipat natin. Kasi inaantok si Baby Shoki. Guys, binabaan na ako ni Choco. Kasi, inaantok pa siya. Gusto niyang matulog. Ito siya. Hi, Choco! Choco! Natakot ka sa sarili mo. Baby! Choco! So, yan. Hindi ko na siya i-storeboard dahil inaantok pa talaga siya. Kaya, chismisa na lang tayo. So, kung meron po kayong gustong malaman about kay Choco, just comment down below kung gusto nyong gawa natin siya ng mga video, kung may mga tanong kayo about sa kung sa health niya. Ayun na siya. Hindi na siya natulog. Sabi ko pa naman, di ka na namin na-istorbohin. Tapos gising ka na. Ha? Ha? Hi! Ayun, pababayaan na natin muna si Choco. So, ayun mga sis. Pod kay Choco, may isa pa kong pinagkakaabalan. At yun ay ang pagtitinda ng pancake. So, ngayon, nagluluto ako. Nagre-ready na ako kasi mamayang 3. Mamayang 3, pwede na magtinda. Pwede na lumabas yung mga tao dito sa amin. Kaya, alas 3 ako lagi bukas lagi. Ng hapon. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung pancake batter ko. So, ayan yung pancake butter ko. Ang isang pancake ay mini-measure ko sa 1/3 cup. Tapos, kakalat ko siya ng ganyan para malaki siya. So, ayan. Then, wait lang natin magluto. Ito yung mga libangan ko ngayong quarantine. Si Choco, tapos nagtitinda ako ng pancake. Sometimes nagpapa-order din ako ng cupcakes, customized cakes. Noong Mother's Day, marami akong order ng customized cakes and cupcakes. Minsan, ipa-vlog ko kung paano ko siya ginagawa. Kung gusto nyo, comment down below kung gusto nyo mapanood kung paano ako nagbe-bake. Kung paano ko ginagawa yung mga customized
cakes and cupcakes ko. So, ayan. Ito siya. Papakita ko sa inyo. Pancake na. Luto na. Ayan. Nabaliktad ko na siya. Then, wait lang tayo na ilang segundo. Or, siguro mga 1 minute. Luto na rin yung kabila. Ayan. Pag ganyan na siya, luto na yan. Pag di na siya dumidikit sa pan. Then, lalagay ko siya dito. Wait lang. Ngayong panahon na to, mahirap yung walang ginagawa sa bahay. Nabuboard. Nakakabagot. Yun yung mga nararamdaman natin these days dahil nga sa COVID-19. Kaya, kung gusto nyo rin na may pagkaabalahan kayo, malibang kayo, pwede kayong magtinda sa labas ng bahay nyo. Basta, sa oras lang na pwede. Kung anong oras yung curfew nyo, magsasara na kayo. Para at least, diba, may nagagawa tayo sa araw-araw. And kahit pa paano, kumikita tayo at the same time. Ganun lang yung gagawin ko hanggang mag 3 p.m. na magsasalang ako, mag-aahon ako, magsasalang, mag-aahon. Then, pag 3 p.m. na, ire-ready ko na yung table sa labas ng bahay. Mamaya, ipapakita ko siya sa inyo kung paano ko nilalabas yung tinda kong pancake. At kung ano rin yung mga nilalagay ko sa kanya, yung mga toppings. Mamaya, ipapakita ko siya sa inyo kasi hindi pa oras para makita ko siya. Walang masabi. So, ayan. Yes, I did the cooking. Yes, I did the cleaning. TikTok. Yun, bukod dito pala, nagtitiktok din ako minsan pag wala akong ginagawa. Pag nabuboard ako, yan, nagtitiktok ako. Yes, nakaka-apat na pancake na tayo. Ayun yung panlima. Marami pa. Sa isang ganito, sa isang timplahan ko, nakakagawa ko ng 30 pieces to 40 pieces. It depends. Kapag 6 cups, nasa 30 pieces lang yung nagagawa ko. Minsan 33, hindi ko alam kung paano nangyayari yun. Pare-pares lang naman yung sukat ko. Minsan naman, kapag naka 8 cups na flour ako, ganun, nakagawa ko ng 40 pieces to 50 pieces, ganun. Then, minsan may natitira, minsan ubos. Depende kung maraming taong lumalabas para bumili. Dahil nga quarantine ngayon, mahirap. Okay. Hindi naman kalakihan yung kinikita ko sa araw-araw dito sa pancake na to, pero nakalibang kasi siya. Tsaka sulit na rin, diba? Sayang yung araw na lumilipas tapos wala tayong magandang nagagawa. Kahit pa paano, at least meron kang kinikita. Kaya kung ako sa inyo, mag-business na rin kayo sa bahay nyo. Meron dyan yung iba nagpapa-online sila ng Graham, Mango Float. Pwede nyo rin gawin yun. Pero dun lang sa lugar nyo. Huwag lang tayong lumayo para sa mahirap na magka-incom. Nakakatakot kaya yung ginagawa niya. Sa swab test pa lang, pinapasok sa nose. Nakakatakot kaya. Parang ang sakit. Kasi ang haba na ipapasok sa nose niya. Habang nagluluto ako, may nakabantay pala. Luto ako, nandyan siya sa ilalim ng lababo. Kala mo, alis ako lagi nakasunod. Punta ko CR, nakasunod. Akit ako, nakasunod. Saan ako tumayo, nakasunod. Dilat ang mata. Mamaya pipikit na rin yan. Kapag nagluluto kayo, lagi kayo gasot ng apron. Para hindi madudumihan yung damit nyo o nasuot agad-agad. Dapat nga naka-ponytail ako kaso nakawala yung ponytail ko. Pero bago ko naman tuminix,
bago ko minix tong butter ng pancake ko, nagpupuhid ako ng ganito. Kaganito siya kanina. Makita ko sa inyo. Pag wala ponytail, tapos mahaba yung buhok mo, ito yung hacks. Kung paano ka makapagpon. Yan. Ikot mo lang siya. Parang gagawa ka ng bun. Tapos yung hair mo dito, konti, hatakin mo. Yan. Then, isa't mo ng ganyan. Yan. Tada! Instant ponytail. Yan. Pag wala akong ipit, ganyan yung ginagawa ko sa hair ko. Lalo na pag nag-mimix ako. Tapos, hindi ko makita yung mga ipit ko. Hindi ko alam saan sila napupunta eh. Bigla na lang nawawala. Dapat pa rin luluto kayo. Nag-mimix kayo. Dapat talaga naka-ipit kayo lagi. Kasi, para hindi mahulog yung hair nyo sa niluluto nyo. Food safety. Pangit naman kasi na magbebenta ka. Tapos, pagkagat na lang ganun, hihilain nila. Yung buhok mo mahaba, nakinahila na nila nung nakaina nila. Hindi maganda yun. Hindi ka nababalikan ng customer mo kapag ganun yung tinda mo. Tignan natin sa labas. Yung ibang nagtitinda ng merienda dito, nagre-ready na sila pag ganitong oras. Tulad. Ayan, ayun. May nagtitinda din doon ng merienda. And yan. Ito, dito sa labas na to, mamaya, ilalabas ko yung table. Pwede naman na kayong maglabas ng mga panila niyo. Pero ako kasi, saktong triko nilalabas. Kasi para mainit pa siya pag binili ng customer. Masarap kasi yung pancake pag mainit pa eh. Mamaya, papakita ko sa inyo yung pagpiprepare ko nga sa labas. So, mamaya na lang ulit. Hey! Guys, tapos na ako magluto ng pancake. Tapos na rin ako maglabas. Papakita ko na sa inyo kung ano itsura niya sa labas. Pero bago yan, magmamask muna tayo. And alcohol. Ayan, papakita ko na sa inyo kung ano itsura sa labas. Ayan siya. Wala ng plastic yung bote. Magre-refill tayo ng plastic. Ayan. So, ang nilalagay ko sa pancake ko is margarine, sugar, and condensed. Ay, ito pala, may alcohol pala ako dito. Balik natin yung isa. Ayan si Choco. Nainitan ka? Ha? Ha? Choco baby? Choco baby? Magtitinda na tayo, Choco baby? Ha? Magtitinda na tayo, Choco baby? Tayo ng plastic labo. Kasi, magre-refill ako ng plastic. Para madali siyang nakukuha or na-open kapag may bibili. That's all for today, mga sis. Thank you for watching my video and don't forget to like, comment, subscribe, and click the ring bell button on below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Thank you for watching!